Hello, what's up mga katuti? It's me again, ang inyong Two-Stroke PH. So, ngayon katuti, ayan, may nagpunta sa akin na isang katu-stroke natin na magpapa-install siya ng digital speedometer. Ayan. Kamukha ng nasa 93 model to. So, ngayon, kung dun sa isang video ko na naipakita ko kung paano yung ikakabit yung saan-saan. So ito, mula umpisa, point to point, may papaliwanag at gagawin natin ngayon dito. So kung paano ikabit dito, lahat ng connection, mas malinaw na natin, pipilitin natin na mas malinaw na paliwanag ang gagawin natin. So ngayon, ang naging disadvantage lang dito sa binili niya, wala siyang wiring manuals. Wala siyang manual. Pero halos natatandaan ko kasi dun sa nakakabit sa 93 model ko, halos parehas lang din ng ano wire na ginamit. So ang alam ko lang dito, ito pang 6 gear. Tapos ito pang gear indicator. Tapos ito sa speedometer. Dito lahat yung signal light, headlight, lahat RPM. So dito yun sa isang terminal na to, sa 9 pin na yan. So ito sa gear, ito sa isa speedometer, sa mileage, tapos ito sa 6 gear. Ayan. So ito lang iti-trace natin kasi yung tatlo na to alam na natin. So ngayon, ang gagawin natin, ipoporma muna natin, bubutasin muna natin, palalakihin muna natin yung headlight nya. So pagka naikabit na natin to, saka tayo magko-connection. Pero bago yon, i-trace muna natin yung mga kailangang i-trace dito. So, umpisa na natin. So, para masubukan natin itong speedometer na to, kailangan natin ang battery. So, nilagyan ko na din ng wire. May kanya-kanyang terminal na yan na dulo para mas madali natin i-trace dito. So, ang alam ko dito, ang ground ay itong pure green. Ayan. Pure green ang ground. So ilalagay natin yung ground ng battery dito sa pure green. Tapos matetrace na natin ngayon yung buong function nitong digital speedometer. So ayan, tingnan natin. Yon. Kung makikita nyo, ayan. Yung buong function nitong ilaw, ito yung bagang pangkabuo na yan. Ang linya na yon ay itong pure black. Ayan, sa gitna. Ayun siya, yung pure black. Yun yung sa pangkabuuan. So, yun doon naman sa mga signal light. Ayun. Sa right signal light niya, ang kulay noon ay itong sky blue. Itong low beam naman ng ating headlight ay color brown. Color brown na may stripe na white. Ayan. So, yun yung connection ng low beam. Tapos, anong pa ba? Itong sky blue. Ay, ito wala. Ito atas RPM. Ayun. Yung high beam ng headlight ay yung pure blue, dark blue. So, okay, malilito yung sky blue, right signal light, yung orange yun yung left signal light, tapos itong brown na may stripe white ay ito yung low beam, tapos ang high beam naman ay itong dark blue pure. So, naglagay ako ulit ng isang connection para makita nyo na na-function na yung buong ilaw niya. So ngayon, nagdagdag ako ng isang terminal dito sa negative para masubukan natin yung mga gear. Ito to. Ayan. Kung gagana ba. So ito kasing anim na to, puro ground siya. Ito ang ground. So ang positive niyan ay nandito dito sa 9 pin. Puro ground tong anim na to. Ayan, kinta or 5 gear, 4th gear, 3rd gear, neutral. Ayan, neutral. Tapos, 1st gear. And 2nd gear. Ayan. So ito puro negative yan. Tapos ito, itong isa na yan, pahabol lang yan, 6 gear. Kung may 6 gear yung lalagyan natin, kasi ito nga ay universal. Ayan. Pwede yan sa lahat. So para naman natin malaman kung gagana ba yung speedometer natin na yan, yung mileage, so kailangan natin itong sensor. Ayan. At saka asan ang kanyang magnet. Ito. So ito, mga ano lang yan, bracket. So hindi naman natin kailangan yan. So, ayan. So ito, may 3 pin din to, yung
terminals din siya. So ikakabit mo naman siya dito sa pangatlo din na to. Kabit mo lang siya dyan. Ayan. Tapos kamukha din ang ginawa ko dun sa aking HD3. Ito ay nakalagay dun sa crankcase. Sa crankcase niya. Tapos ito nakalagay sa sprocket. Itong magnet na yan ay nakalagay dun mismo sa sprocket na ito yung magsasensor dyan. So makikita natin kung gagana ba to. Ayan. Ayan. Makikita nyo? Pumapalo na siya. Okay. Ayan. So function naman siya. Nasa-sensor na. So walang problema. Ayan. So ito, ang gagawin ko dito dahil ito ay nakalagay sa crankcase, tapos yung crankcase na kinakabitan nito ay hindi naman nakapix yun. Kumbaga minsan natatanggal talaga. Ang gagawin natin, puputulin natin to. Tapos lalagyan natin ang sariling terminals para pagtatanggalin yung crankcase. Ayan, ito. Ayan, lalagyan din natin siya dito sa puputulan natin para pagkatatanggalin yung crankcase, i-unplug lang natin dito. Hindi na dito. Kasi yung buong mahaba na to ay ilalatag na natin ito doon sa ilalim ng ating fuel tank. Sa ilalim ng tanke. Kaya hassle naman kung ang gagawin natin pag tayo magtatanggal, ay i-unplug pa natin dito sakalang atake. Saka kung hindi naman natin tanggalin to, nakakawit lang to doon sa nakasama to doon sa crankcase. Ibig sabihin, yung crankcase pwedeng malaglag o baka maputol pa to. Kaya kailangan talaga niyan, lagyan natin ng terminal. Tapos yung sa RPM naman niya na yan, makikita nyo din mamaya kung saan ko siya ikukonekta. Kasi yung last video, dahil nga hindi ko na binaklas, nalito ko. Dahil nga doon sa headlight ko, sa mismong headlight. Ang kinokonektahan nitong yellow with stripe na black ay gantong-ganto din yung kulay na nakakabit doon sa headlight. Na kala ko, pag tinrace ko papunta doon sa regulator, yung kulay na yun din ang lalabas. Hindi pala. Pinutol ko pala siya tapos ikinonekta ko doon sa kulay pink. Kulay pink na wire ng regulator. So yan. Yung RPM na wire ay ang mali ko doon sa paliwanag ko doon sa nakaraan. Dito ko siya ikinonekta. Which is papalo naman siya kaya lang nakasteady lang siya. Papalo lang pero ang talagang kinabitan ko talaga siya para mag-function itong RPM natin. Ayan. Para pumalo siya na ganyan. Naakma doon sa kuryenteng binabasa niya ay dito sa kulay pink. Ayan. Dito nyo siya ipa-plug sa kulay pink na yan. Sa terminal ng regulator o sa charger natin. So yun. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin kukonekta dyan. So ngayon ay paliwanag ko na lahat naman function. Lahat naman gumagana. So ngayon ang gagawin natin, luluwangan muna natin yung butas ng mismong stock na speedometer. So yun, lalakihan muna natin siya. Medyo ipoport muna natin ng konti. Tapos saka na lang tayo maglalatag ng wirings at magkukoneksyon dito sa headlight. So simulan na natin. So para luwangan ito, para magkasa yung ating lalagay na digital speedometer, kailangan natin ng barena at saka porting tools. Yan. Kailangan natin yan para paluwangin. May connection na din yan ng positive. May connection na din yan ng negative. So kaya madami yan. May mga bakante na pwede kong saksakan ng negative at positive. Mas madali natin natanggal kasi wala na yung bracket niya rito. Pero yung mga stock na ganito, meron pa siyang bracket dito para hindi madaling maubos. So ngayon, para masukat to. Makikita nyo tayo ko dyan, babuwasan natin para pumasok to. So ang gagawin natin dyan para hindi na natin kailangan ng bracket sa ilalim, yung pagpo-port natin dito ay hindi natin lalakihan masyado. Kumbaga may papasok siya pero medyo masikip para hindi na siya lagyan ng bracket. Ayan. So ngayon i-port muna natin. So bago natin tabakan, lagyan na natin ng guide. Lagyan na natin siya ng guide para hindi tayo sumobra. Alam ko hindi kita sa video pero tanong ko naman siya. Kaya makakalkula ko naman kung gaano kalaki yung tatabasin natin.
So ayan. 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 Okay lang yung ganyan, medyo maskit para hindi siya kikilos pagka nailagay na. Tapos lalagyan natin ng yung stock na goma ng HD3, yung pang stock speedometer. So gagamitin din natin dito yun. Tapos didikita na din natin ito ng pandikit para makasteady na siya dito. Kasi hindi na natin lalagyan na ng bracket sa ilalim, kasi hindi naman nakamayin bracket na nakasama sa kanya. Ayan. So bababa pa natin siya. Bababa pa yan hanggang dito. Ayan. So okay na yan. So yun mga katuti, na ikabit na natin. So ito yung stock na goma, tinabas na yung gilid. Ayan. So ilalagay natin siya dito para mukha pa rin stock. Ngayon, pinutol ko na yung video para sa paggawa ng wiring papunta dun sa gear indicator, dun sa gear sensor nya. Yung 1 to port gear, kasi may linya naman ng ano eh. Ang neutral kasi merong sariling linya yan eh. Ito. Ito yung wire na yan na papunta na dun sa gear indicator. So ngayon, pinutol ko na lang, nakagawa na ako ng wiring papunta dun, itatap ko na lang. So ito, itatap ko na lang siya dito sa loob na yan. So, yan, naka-plug na yan dyan. Tapos, ito yung kasama dun sa speedometer natin na pang mileage niya, o yung sa takbo. So, ikakabit lang din dito yan sa 3-pin na terminal. So, ikakabit mo lang din dyan yan. Tapos, sa dulo nito, yan, nilagyan ko na din ng terminal para pagka yung crankcase ay tatanggalin, ito lang ang i-unplug. So ito, nakakabit to mismo, nakapix to dun sa gear indicator. Ayan. Tapos ito yung sa sensor. So in-unplug ko na din. Ito kasi yung talagang nakapix sa crankcase eh. Ito. So dapat talaga meron siyang terminal para pagka tatanggalin, madali siyang i-unplug. Naka-ready na ang ating wirings. So ngayon, ilalatag na natin doon. Tapos bubutasan na natin itong crankcase. So ngayon, ilalatag ko na din doon. So ikat ko na muna yung video para mailatag. Tapos bubutasan ko na din ito. So dito ko ibubutas yan para tapat na tapat doon sa sprocket. So gagawa pa tayo ng para sa gear 1, gear 2 at gear 3, kasi ito pang gear 4 na yan. Ito. So ito yung gagawin natin. Tapos yung magnet dito natin ididikit. Ayan mga katuti, nailagay na natin. Ayan. So ngayon, kung medyo nakaumbok man yan, papantayin na lang natin.
So ngayon yan, papantayin na natin para walang sabit sa loob. Ngayon, liliyahin na lang natin siya para talagang malinis na yung loob. Tapos pwede na natin siyang ikabit. Kapit na natin siya dito. So itong isa yung puti na to ay yung fourth gear. So ayan mga katuti, naikabit ko na din. Nalinya ko na rin yung wire. Ayan, inat ko na lang. Haba masyado. Tapos ngayon, ang huling stage para dito sa side na to ay yung speedometer. So ito, didikit ko lang dyan. Ayan, didikit ko lang siya dyan. At yung sensor, saan ba? Ito. Ayan, ay bubutas ko naman dito. Tapos puro connection na lang tayo dun sa headlight. Butasin ko muna to. Ayan, itinapat ko siya dito para yun yung gagawin kong pattern. Tapos susukatin natin. So dahil maliit yung ating bala, kailangan pa nating medyo luwangan pa. Kasi mga katuti, bala ko lagyan ko na siya ng thread. Tetreadan na natin para diretso na. Ayan. Tetreadan na natin. So luluwang ako pa ng konti. So para makita natin kung kailangan pa ba natin ilagay ng nut dito para lumayo o sobrang layo naman para ilapit, susukatin natin. .65. So ang layo nito buhat doon. Ayan. So ikabit na natin dito. So ngayon mga katuti, yung connection na lang natin ng mga signal light. Ayan. Tapos yung low beam at high beam, yun na lang ang hahanapin natin. Tapos yung RPM, maglalatag pa ako ng wire papunta dun sa regulator. Sa regulator niya, sa kulay pink na wire. So pagkatapos nun, tapos na tayo. Ayan. Tapos dahil wala akong terminal na pang 19, hatiin ko na lang siya sa yung orange at saka yung sky blue. Yan yung left and right signal light. Tapos itong green negative, ito yung positive, yung pink positive. Brown with stripe na white, ito yung low beam. Tapos yung pure blue, ito yung high beam. Tapos itong black at saka yellow, ito yung RPM. Tapos itong sky blue, itong blue na may stripe na white, ito yung sa fuel, yung gauge ng fuel. So ito naman, hindi na natin ito magagamit dahil wala namang gauge ng fuel yung ating tangke. Kakabit na natin. So ang naisip ko, kung hindi tatluhan, dalawahan na lang yung gagawin. So ganun lang mga karot. So ipokunik na natin. Hanapin na natin. Kukuha na tayo ng mga linya sa positive line na nanggaling dito sa left at right na signal light. Tapos kukuha din tayo ng positive line na nanggaling naman dito sa headlight. Okay. Kukuha lang tayo ng connection dito sa low and high beam ng ating headlight. Tapos yung sa RPM naman niya, maglalatag pa ako ng wire papunta dun sa regulator, sa charger. Sa ikukunik naman natin yun dun sa kulay pink na wire. So ngayon simulan na natin maglagay ng mga socket.
So yun mga katuti, nakahanap ako ng 4. So kaysa sa dalawa, meron pa akong 4 na yung pagsasamahin ko. So dito na natin ikakabit yung left at right, saka yung low at saka beam, low hat, high beam. So okay, napagsama na natin yung low at high, tapos yung left and right signal light. So yan sa 4 pin. Tapos susunod naman ay positive negative, saka ito. So kasi may connection na yung gear, ayan nagawa na natin yung gear indicator, tapos yung speedometer niya ito. Oh, so okay na. Tapos yung nag-iisa na to, ito dito ko na nilagay yung neutral. Pero yung isa nito dahil dalawa yan. Ito yung sa 6 gear. So wala yung connection dahil wala namang 6 gear ang ating HD clip. Ito na lang yung kukuha na natin ng mga connection. So simulan muna natin dito sa left signal light. So ang positive nito ay itong black. Ayan. So sa black na to, kukuha lang tayo ng magkakabitan tayo dito na isang connection. Ayan dito. Tapos ilalagay naman natin dito sa orange. Tapos dito naman sa kabila, dahil may body ground na siya na wala na siyang ground. So ang mismong ginawa ng ground ay ito na, dahil nakadikit na to sa body. So itong itim na to ay positive na to. So dito naman tayo kukuha ng dito sa sky blue. Ayan, sa right signal light. Tapos sa low beam at high beam, dito naman tayo kukuha ng connection. Sa puti at saka sa azul na kulay, diyan tayo kukuha ng connection. Para naman dito sa brown na may stripe na white at saka yung pure na blue. Ayan. Ito positive negative lang naman to. Kukuha lang tayo ng positive negative. So meron na tayong terminal ng pang positive at yung positive. Ayan, puro positive siya. Tapos meron na din tayong terminal na pang negative. Ayan. Kukuha lang tayo ng connection dyan. Tapos yung sa RPM naman niya, maglalatag pa nga ako tulad ng sinabi ko kanina. Maglalatag pa ako papunta dun sa regulator. Tapos itong yung isang blue na may stripe na white, kukuha lang din tayo ng connection dito. Dito lang din tayo kukuha ng connection sa positive. So ganun lang mga katuti. So cut ko muna tong video para so ito mga katuti, nakakuha na ako na ayan ng mga linya. Kumuha na ako ng linya ng positive dito sa left at saka dito sa right. Ayan, left at right. Tapos yung high beam, ito ayan, sky blue. Tapos yung low beam, ito puti. Ayan. So ayan yung 4. Ayan. So kakabit na natin dito sa terminal. So ayan. So ipa-plug na natin dito. Ipa-plug na natin dito sa isang terminal. Okay. May pala yung isa. Tapos ito na lang, ito na lang. Positive at saka negative. Saka yung RPM. Saka yung fuel. Ito na lang apat. Ito na lang apat, tapos tapos na tayo. At so yun nga mga katuti, natuloy tayo sa 2 pin lang yung mailagay. Alam, wala na pala yung wala pa lang ka-partner yung isang 4 pin na nakita ko. So hinati ko na lang yung isang pares ng dalawahan na 2 pin. Ito yung positive negative. Tapos itong isa pa, yung gear, yung mismo RPM at saka yung fuel gauge. Ayan, nagawa na ako ng terminal. So yan. Itong brown ay positive na iko-connecta na lang natin dito sa pure black. Tapos itong negative, itong dilaw. So pasensya nyo na, wala na ako available kasing kulay na ibang wire. So ito ay negative na i-connecta ko na siya dito sa terminal na yan. Ayan. Dahil ito puro negative yan. Kumulang, sumaksak lang ako dyan. So yan, negative yan. Tapos itong positive, ayan, kukonekta ko lang din sa terminal na ginawa kong positive. Ayan, positive yan. So ikukonekta ko lang yan dyan. Pero bago yon, so ngayon ito, itong blue at stripe na yellow. So ito yung ginamit kong wire na nakalatag na, papunta na dun sa regulator. So naikunik ko na dun. So ito ikakabit ko naman dito sa yellow with stripe na black. Ano nya? So ito yon. Tapos yung blue with stripe white, positive lang din naman yon. Yun yung sa fuel gauge. So wait lang. Ayan.
magkakabito dito. Ito yung positive at negative. Yan. Ngayon, dahil itong pure black, ayan, yung pure black na yan ay positive. Ito yon yung terminal na yun. Ngayon, itong fuel gauge na linya, dahil kailangan din niya ng positive, isasama lang natin siya dito. Yan. So, itong dalawa ay positive yan. May kukonekta naman natin dito. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na dahil medyo magulo yung ating naging wiring. So, ganun kasi kadami yung wiring na kailangan nating kune-konekta. So, talagang madami talaga siya. So, ngayon, nakikabit na natin lahat. So, isa-isahin natin ulit. So, yung kinabit nating apat, ito yung left and right signal light, low at high beam ng headlight, tapos positive at negative, at RPM at saka fuel gauge. So, okay na, konektado na siya lahat. So, ngayon, okay na tayo. So, itatry na natin kung gagana ba lahat. So, pasensya na mga katuti kung medyo magulo ang ating wiring. So, ganun talaga. So, may nakalimutan pala ako ilagay. Bumili na din pala yung may-ari nito ng voltmeter. So, ikakabit din natin siya. So, ito naman, wala naman din problema. Wala naman din kahirap-hirap ikabit ito. So, dalawa to, positive, negative. Alin man sa dalawa dito. Ito ako nagkakamali itong itindi ng positive to negative. So, itong positive, kukonekta mo lang din dito sa terminal natin ng positive. So, lalagay natin dyan. Tapos ito sa negative. Lalagay na ako ng wire. Tapos, hanapan ko siya kung saan maganda ilagay ito. Ganun lang din ilagay yung voltmeter. So, yun na nga. Titingnan natin kung gagana pa yung ginawa natin. So, ayan ako neutral. So, left. Right. Tapos, itong low at saka high beam ay under lang siya pag umaandar yung makina kasi hindi naka-battery operated yung ating headlight. Tapos, malalaman natin kung papalo ba siya yung RPM. Yung gear, yung speedometer, yung mileage na. Center stand muna natin. Nakikita nyo, ginawa ko, binutasan ko siya para yung wire na nakalabas, ipinasok ko siya doon tapos binutas ko dito para lumabas dito. Tapos naka-terminal na nga siya. Ayan. Para pagka tatanggalin tong crankcase, kung may papalitan, sprocket, o basta may papalitan dito sa side na to, i-unplug mo lang siya para kasama ng matatanggal. Ngayon, nakikita natin kung gagana ba, kung may gear. Tignan nyo kung gagana yung gear. First gear, second gear, third, neutral. Ngayon, dito naman tayo sa RPM. Ayan. May nire-read na yung ating mileage, milyahe. Dahil umiikot ng bakya yung pumapalo naman yung ating RPM. So, tapos yung sa headlight naman, yung high beam at saka low beam. So, ayos mga kapatid. Gumagana naman. Tapos ito din yung ano niya, voltmeter. Gumagana naman. So, ayun, mga katuti, okay naman. Okay naman yung ginawa natin. So, sana subaybayan nyo o nasundan nyo yung ating pag-install dito sa ating customer. So, ngayon, mga katuti, kung meron man kayong hindi naintindihan o hindi nyo nasundan, PM nyo lang ako. So, ipilitin natin masagot kayo lahat. So, ayun, mga katuti, hanggang dito na lang muna ang ating video. Salamat sa time at oras. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayo updated sa mga new video na dadating natin. At paki-like and share na din ang ating page. Ayan.
dahil ina-upload ko din doon yung ibang video natin. So, lagi po tayo mag-iingat. Hanggang dito na lang mga katuti ang ating video. Salamat sa time. So, hanggang sa muli.